Magandang umaga. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa sipi at paninim. Pero bago lahat, basahin muna natin ang ating layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aral ay inaasahang matuturan ang sipi at paninim. Malaman ang kahalagahan ng pagkilala sa may akda upang maiwasan ang plagiarism o ang pag-angkit sa ideya ng iba. At magamit ng wasto ang pagsisipi sa mga pahayag. Ano nga ba ang sipi at paninim? Sipi. Ang ibig sabihin ng sipi ay anumang impormasyon o parte ng teksto na kinuha sa ibang may akda. Ang paninim naman ay isang bantas na ginagamit sa paghihiwalay ng tuwirang sinabi ng tauhan sa isang pahayag. Halimbawa, uuwi na ako, sabi ni Anne, habang nagliligpit ng gamit. Ang El Pelagostalismo ay isang nobelang isinulat ni Vicenza. Ito ang mga paraan ng pagsipi. Pagsiping pahuli, run in quotation. Ang paraan ng ganitong pagsipi ay nilagay sa loob ng pangungusap o talata ang siniping pahayag at ginagamitan ng panipin. Upang ikulong ang sinip at inathala bilang kauri ng teksto. Pagsiping palatsa, block quotation. Nai-apply ito sa pagsiping pahuli, sapagkat hindi kailangan gumamit ng panipin. Halimbawa, marahil lahi ng Pilipino ay dapat mabati ang halagang konsepto ng ganitong tinura ni Francisco Balagtas sa kanyang akdang Florante at Lucarantina. Sapagkat ang mundo'y bayan ng Hugis, mamamaya ay sukat ni bayan ng Hugis. Lumaki si Tuway walang pagtitiis. Anong ilalaban sa dahas ng sakit? Ang pagsiping palansa ay maaari rin gawing pamuli sa pamamagitan ng pagbubuo ng pahayag. Halimbawa, binigyang linaw sa tulumpa ni Lidoforo Garcia na mahalaga ang paggamit ng wikang Pilipino bilang pangunahing medyo sa pagpapaliwanag ng mga aralin sa klase upang madaling maunawaan ang itinuturo at mapabuti ang kalalabasan ng mga pagsusulit. Maaari din namang sipiin ang orihinal na talata at kung di naman kasama sa unang bahagi ng talata sa pagsipi ay kailangang maglagay ng ellipsis. Halimbawa ng orihinal na sipi. At halimbawa ng may kaltas na ang talata. Ginagamit naman ang paraan ng paglalagay sa paraang paraphrase, kung saan ang isang napakahabang sipi o teksto ay pinaikli, subalit lubhang napakahulugan upang madaling maunawaan ng mababasa. Nangangahulog ito ng pagbabago sa istruktura o pagbabago sa mga salita o pahayag mula sa orihinal na teksto. Ngunit, hindi dapat mabago ang kahulugan o diwalang mensahe nito. Halimbawa ng orihinal na sipi, ang pagkakaiba-iba bilang isang diskarte sa pagtuturo ay nagtatagin ng isang balanse sa pagitan ng estilo ng estudyante at kakayahan ng estudyante. Ang kakaibang pagtuturo ay nagbibigay sa mag-aaral ng mga pagpipilian para sa proseso at pagpasok sa nilalaman at para sa pagtatayo ng bagong pag-aaral upang umulan ang akademika. Halimbawa ng may paraphrase. Kung magamit ang mga guro ng pagtutukoy upang matulungan ang mga estudyante na matuto, na nagpapahintulot sa guro na magkaloob ng mga aralin sa paraan ng pag-aaral ng bawat estudyante at kasanayan sa bawat mag-aaral. Sa pagsipi naman ng liham, kung magamit ang paniti upang ikulong ang liham sa bating panghungan hanggang sa huling salita, katulad sa karaniwang talata sa liham. Samantala, ang pagkukutang pangkulay gaya ng ganito at sumusunod ay sinusundan ng tutudok bagong isang palansak na sipi. Pansinin ang mga halimbawa. Makikita ang pagkakaiba ng mga ito. Sa pagsipi ng isang pahayag, ikinukulong ng panipi ang pahayag at saka tapusan ito ay ang hindi kasunod ng pagbangkit sa taong pinagmula ng pahayag at isang.
kagaya na lamang nito. Sa ibang pagkakataon naman, ikinulong ng paligid ang payag at pagkatapos ay sinundan ng pagbanggit sa taong nagpahayag at sulihan ay tutulong. Halimbawa, ako ang palaging inaasahang mag-ayos ng lahat ng gusot, wika ni Binibining Santiago. Hindi na kailangang baguhin kung ang siniping pahayag naman ay nagtatapos sa tandang pananong at padagdag. Sa paggamit ng panipi, maaaring inihuyati ng paggamit ng naibang himig na mapanguyang sa paggamit ng mga salita. Ito ang halimbawa. Ginagamit din sa pagsipi ang dalawahang paniti, double quotation mark, at isang paniti, single quotation mark. Halimbawa, double quotation mark, gabi-gabi ka ng lasing, ano bang nangyayari sa iyo? Double quotation mark, usisan ni Berto sa kaibigan. Double quotation mark ulit. Hindi naman sa sinisiraan ko ang mga kapitbahay mo, pero pinagsisusilan ka nila. Single quotation mark. Nakaka-visit na. Palaging lasing ang marko na yan. Tuwing single quotation mark. Tuwing naririnig ko yun, iniisip ko kung bakit ka nagkakaganyan. Double quotation mark. Kung usapan at dialogo naman ang sinisipin, karaniwang ikinukulong sa panipi ang pahayag ng isang tauhan, lalo na ang bahagi ng isang pinag-uusapan, sakdang pampanitikan. Marami sa ganitong usapan ang mga alamat, pabula, parabula, maikling kwento at nobela. Tinatawag na dialogo ang ganitong usapan sa isang dula at ang paraan upang paghiwalayin ang mga pahayag sa isa't isa ng mga tauhan sa isang tagpo. Halimbawa, sa ating pagtatapos, tandaan ang gustong pagsipi. Sa komunikasyong pasalita o pasila, kinakailangan maging maingat sa pagbabanggit ng anumang pahayag na binibigkas o isinusulat, lalo na kung gumagamit ng hiram na pahayag mula sa ibang tao. Ang hindi pagsasaalang-alang ng gustong pagsipi at panipi ay maaaring magbunga ng krimeng plaheyo o plagiarism. Maraming salamat sa mga nakikinig.